Itong phone na to kapare ko ay kasing laki ng ano mo, ng palad mo, dahil nasa 4.5 inches lang kapare ko yung length or haba ng device na to. At ito kapare ko ang Duji S Mini na isang rugged phone. At alamin din natin kung size doesn't matter nga ba pagdating dito sa phone na to, dahil itetesting natin to sa Genshin Impact, CODM at MLBB kung kaya niya bang i-handle tong mga game na to. At alamin na rin natin kung para kanino nga ba talaga itong device na to. Kaya kung interesado ka, mabilis lang naman to. Tara, pag-usapan natin. Simulan muna natin sa mabilis ang unboxing para aware kayo kung ano yung mga kuha ninyo inside the box. So mabilisan lang. So makikita agad natin dito kapare ko yung S Mini. As you can see, ito siya nakabalot sa isang plastic thing. And then sumunod dyan kapare ko is yung ating power brick. At nandito na rin kapare ko yung ating charging cable. By the way, 18 watts power brick to. And then kapag in-open pa natin tong layer 1, meron tayong makikita dito sa pinakailalim, which is yung unang-una yung ating screen protector. Yes, may kasama na siyang screen protector kahit rugged phone to. Sumunod naman dyan kapare ko is yung user manual natin para dito sa S Mini. And then yung pinakahuli is yung ating screen protector accessories. Nakapartner ng screen protector natin. I think ito ay wipes, dry wipes, at saka wet wipes. Okay, ito na yung mismong Duji S Mini natin kapare ko. At kung makikita ninyo, yung size talaga niya, yung mapapansin ninyo, dahil hindi ito yung typically size ng mga smartphone na ginagamit natin, dahil nga sobrang liit nito unlike sa kanila. Dahil maliit yung mismong body niya, for sure maliit din yung screen natin. And yes kapare ko, dahil nasa 4.5 inches lang naman yung ating screen size. And by the way, ito ay naka IPS LCD display. And kung gagamitin mo siya in outdoor kapare ko, ay okay na okay lang dahil ito ay naka 600 nits peak of brightness. Kaya makakaasa ka kapare ko na visible yung makikita mong display sa phone na to. At kung uulan man kapare ko habang ginagamit mo to sa labas, no worries na rin dahil ito ay naka IP68, meaning dust and water resistant na to kapare ko, kaya pwede mo tong gamitin sa tubig up to 1.5 meters sa loob lang ng 30 minutes. At hindi lang yung kapare ko yung kayang gawin ng IP68, ito ay drop resistant na rin up to 1.5 meters, ibig sabihin habang ginagamit mo to at aksidente mo siyang mabagsak ay okay lang at hindi siya masisira or mababasag. Pero syempre hindi ko to idadrop just dito kapare ko ya. Pagdating naman sa kanyang display resolution, ito ay naka QHD 1440 resolution. Kaya kung manunood ka ng mga full HD content dito ay okay na okay at visible na visible kapare ko. At kapag pumunta naman tayo sa back part nito kapare ko, may makikita din tayo dito ang LCD display na kung saan makikita natin dito yung percentage ng ating battery, temperature nito, and also yung kanyang date and time. And to be honest, maganda na nilagay ito ng Duji dahil kapare ko, kung makikita ninyo maliit yung screen niya, mahirap tingnan yung oras dito, or sometimes kung nagmamadali ka, pwede mo na lang i-click yung power button ng device mo at magre-reflect na agad doon kapare ko yung data or needed mong malaman about sa phone mo, which is nice. Now, pagdating naman sa design and looks ng Duji S Mini, usually wala naman talagang special sa kanya dahil ito ay rugged phone. At ang rugged phone naman is designed para maging matibay at hindi naman talaga siya para maging isang fancy phone. And base frame na ginamit dito kapare ko, combination to ng metal and also ng rubberized material para once na malaglag mo to ay marireduce niya kapare ko yung impact, which is nice. And then dito sa likod na part, makikita natin dito kapare ko yung ating dual speaker. And then meron pa tayong speaker kapare ko doon sa taas na part sa ating screen, yan dito. In addition sa kanyang design and quality, meron siya ditong color changing na back part, which is makikita ninyo dyan kapag nasisikatan siya ng liwanag ng ilaw or ng araw, nagbabago yung kanyang kulay. Pero kalahating part lang siya kapare ko, which is okay na rin naman dahil minimalist design to. By the way, sa right side dito kapare ko, makikita natin dito yung ating power button na fingerprint scanner na rin at the same time, at saka yung ating volume rack. Yes kapare ko, itong phone na to ay side mounted fingerprint, so pwede nyo pa rin i-register yung inyong fingerprint dito. And in terms of speed pagdating sa fingerprint recognition ay okay na okay naman kapare ko, sakto na decent kahit papano. Sa left side naman natin kapare ko, makikita natin dito yung SIM card slot tray natin, which is meron tong dual nano SIM card slot at isang hybrid slot para sa ating SD card. So ibig sabihin kung gagamit tayo ng SD card sa phone na to, kinakailangan natin tanggalin yung isang SIM card kung dual SIM card yung gagamitin natin. Pagdating ng mga kapare ko, sa bottom part nito ay makikita natin dito yung ating charging port and also isang microphone. At meron na rin cover yung charging port natin for dust and water dahil nga ito ay naka IP68. Moving on, pagdating naman sa battery nito kapare ko, meron tong 3,000 mAh worth of battery capacity at supported din nito ang charging rate na 18 watts
fast charging. Hindi na ako na-surprise kapara ko na medyo mababa yung battery capacity nito dahil nga compact at maliit lang naman kasi itong S Mini natin. Pero to be honest, sa loob ng 2 linggo na paggamit ko nito, matagal malobat kapara ko itong ating Duji S Mini. It depends na lang yan sa paggamit mo dahil nagagamit ko lang naman talaga siya for navigation purposes only. And speaking of navigation kapara ko, ito yung ating GPS test. As you can see, naglalaro lang yan sa 1 hanggang 3 na accuracy. So ibig sabihin, accurate yung kanyang GPS kaya pwede mo talaga siyang asahan pagdating sa Google Map and Waze. Lalo na kung nagmumotor ka kagaya ko, kung yan yung work mo or kaya yan yung source ng transportation mo, why not, di ba? Now, pasok naman tayo sa performance ng device ito kung kaya nga ba talaga niya mag-handle ng mga games na madalas natin nilalaro. So merong chipset na MediaTek Helio G99 kapare ko itong Duji S Mini natin. At para sa mga nang mamalit sa G99 or hindi nakakailam sa Helio G99 chipset, usually itong chipset ito kapare ko ang isa sa pinaka-optimized at pinakamalakas sa chipset sa 4G chipset level. So usually hindi siya yung pinakamalakas pero isa siya sa pinakamalakas at isa rin siya sa pinaka-optimized sa chipset na meron ngayon dito sa 4G chipset na Hanay. And usually kapare ko totoo yan dahil napakadami na ring phone brand na gumamit ang Helio G99 kaya purgang-purga na tong chipset na to. Well, nag-benchmark test ako dito sa phone na to and also nag-thermal throttling test na rin ako dito at ito yung mga resulta niya. Nakakuha tayo ng AnTuTu benchmark score na 353,034 AnTuTu bench score. And to be honest kapare ko, ito yung typical na nakukuha ang AnTuTu bench score pag G99 yung chipset mo. At kung hindi ako nagkakamali, yung nakuha ko na pinakamataas ang AnTuTu bench score sa G99 is 400,000 plus. Pagdating naman sa thermal test natin kapare ko, bumagsak siya dito dahil nag-throttle siya sa 67% ng peak of performance niya. At nagtataka ko dito dahil hindi naman bumabagsak sa thermal throttling ang G99. Kaya maaaring ginamitan to ng ibang parts or material na pinartner dito sa G99 sa S Mini. Moving on, bago tayo pumunta sa game testing ng device ito, gusto ko lang sabihin sa inyo na meron din tong game booster. Yes, kapare ko, kahit hindi gaming phone to, meron tong nakalagay na built-in game booster. At ito yung game booster na yan, kapare ko. Makikita mo agad dito yung mga games na meron dun sa device mo. And then meron siyang mga common controls for notification, D&Ds. At meron din siyang gaming performance control na kung saan pwede mong i-adjust yung speed, lakas, and also performance ng device mo sa mga certain games. Which is nice, common and typical na game booster lang. And then kung gusto mo siyang i-access kapare ko, habang naglalaro ka, kailangan mo lang siyang swipe pa left and then pwede mo na siyang ma-access at yung mga features na nabanggit ko kanina. Anyway, tinesting ko to sa 3 games. Ito ang MLB, BCODM, and also Genshin Impact. Nagkantay talaga ako ng ilang oras para ma-download yung resources ng Genshin Impact. At medyo magugulat kayo sa performance niya kasi medyo promising. Unahin muna natin yung MLB. Sa MLB kapare ko, meron na tayo ditong high graphical settings and high refresh rate. Now, pagdating naman sa gaming performance ng phone na to, doon na natin makikita yung sinasabi ko kaninang performance niya. Dahil kaya niyang i-handle kapare ko ang Mobile Legends. However, meron pa rin naman tayong mga nakikitang FPS drop at hindi naman talaga natin may iwasan yun, pero don't worry, pasulpot-sulpot lang yung FPS drop na yun kapag marami ng animation at nang nangyayari sa build. Pero masusolusyonan natin yung kapare ko kung medyo ibababa pa natin yung graphics quality dahil nakasagad naman kasi yung graphics quality natin dito sa S Mini. Pero yun na nga, kagaya na sinabi ko, decent naman yung performance ng S Mini dito sa Mobile Legends pagdating sa gaming part. And ito lang yung napansin ko nga pala pagdating sa kanyang screen. Hindi naman ako nahirapan mag-navigate or mag-control ng hero, pero sometimes kapag pinipindot ko or bibili ako kaya i-skill ako, nadidelay yung kanyang pindot or hindi talaga siya napipindot totally dahil nga maliit yung screen at kung saan portion ng screen napupunta yung daliri natin. Which is, yun yung nakita ko lang na medyo annoying kapag maglalaro ka ng mga MOBA games. Anyway, pagdating naman sa Call of Duty Mobile, ito yung supported settings niya. Meron siyang frame rate na high and medium na graphics quality. Pagdating naman sa performance nito sa CODM, okay naman. Decent yung performance niya at playable na playable ang CODM. And to be honest kapare ko, wala akong napansin or naramdaman na FPS drop sa phone na to habang naglalaro ng CODM ng tuloy-tuloy. Ibig sabihin, mas maganda yung performance nito kaysa sa MLBB dahil may mga nakita ko doon na ilan na frame drop. Pero yung reason naman kasi kung bakit naging ganon, dahil nakasetup lang to sa medium graphics quality settings dahil yun lang naman yung max out settings ng Duji S Mini sa CODM. Anyway, pagdating naman sa kanyang control, kagaya ko na gumagamit ng full finger style pagdating sa mga ganitong game, medyo nahihirapan ako pagdating sa controls dahil nga medyo maliit kapare ko yung ating screen. Kailangan natin pindutin ng accurate yung mga buttons na ginagamit natin para hindi natin ma-mistouch or kaya ma-misclick kahit sobrang laki na ng daliri natin para sa screen. Anyway, pagdating sa performance nito sa CODM at MLBB, goods na goods. Ngayon, pasok tayo sa Genshin Impact. Pagdating dito sa Genshin Impact kapare ko, maganda rin yung performance ng device ito dito. And usually, yung kanya supported settings dito is yung
lowest settings lang. Pero nakaset up yung kanyang FPS sa 45, kaya naka lowest settings tayo all the way, pero 45 FPS yung ating FPS settings. At pagdating sa performance nito, nagulat ako kapare ko eh, dahil napaka-playable niya dito pagdating sa Genshin Impact. In lowest graphical settings to kapare ko eh, hindi po yung high graphical settings, kaya reasonable na talaga magiging playable dito yung Genshin Impact, dahil dun tayo sa pinakamababang graphical settings, kaya hindi masyadong nahihirapan yung phone natin. And usually kasi yung G99 din ay optimized chipset, at dito na natin nakikita yung pagiging optimized niya. And kung makikita natin sa gaming performance natin, meron pa rin naman talaga dito mga kuhang FPS drop, at natural yon dahil nga big game itong isang to. Pero yeah, yung performance niya at saka yung reality na kaya niyang mag-handle ng isang Genshin Impact, kaya kahit makita ka dito ng mga FPS drop sa Genshin Impact gamit-gamit tong device to, eh okay at reasonable na rin, dahil nga yung performance niya is nandun na rin sa ganong level, which is nice. By the way mga kapare ko, kung matagal na kayo nanonood sa channel ko, alam niyo na ginagawa ko ng gaming test yung mga nire-review nating device. Pero sa part to, hindi ko siya gagawan ng gaming test. Pero kung gusto ninyo, okay din naman, dahil maganda rin naman yung concept ng gagawin nating video doon, dahil nga ang small nito at titingnan natin yung kaya niyang gawin. Pero yeah, hindi naman kasi ginawa ito kapare ko for gaming, kaya parang ayoko na rin siyang gawan. Pero kung gusto ninyo, why not? Comment nyo dyan sa ibaba, or kaya paabutin nyo ito ng 500 likes, gagawa natin kapare ko ito ng gaming test. Ayun natin. Anyway, ngayon, proceed naman tayo sa kanyang camera. Let's go. So sa camera na ito kapare ko, medyo decent din yung performance niya. Usually, meron tayo dito main camera na 50MP at selfie camera na 8MP. Pagdating naman sa video capabilities ng camera na ito kapare ko, ay kaya na ito mag-shoot ng 2K at 30fps para sa kanyang front camera, 1080p at 30fps naman para sa kanyang selfie camera. Pagdating naman sa quality na nakukuha dito kapare ko sa camera nito, eh okay na rin at decent naman kahit papano. So okay siya kapare ko kapag ang gagawin mo is close up shots. Ibig sabihin medyo malapit ka sa subject at ititake mo yung photo, okay siya dun kapare ko, maganda yung quality. However, kapag ikaw ay mag-shoot ng mga portrait or landscape or kaya mga ultra wide shots, dun nilalabas kapare ko yung pula sa kanya dahil nag-wash out na yung kulay nito. Ibig sabihin, hindi na ganun ka-detailed niya na po-produce yung image and also yung kulay. May times na matingkad yung kulay nung napaprocess niya na image, sometimes naman ay hindi or medyo wash out or fade yung kulay. And kung ako'y tatanungin ninyo kapare ko, eh reasonable naman dahil rugged phone naman ito. So ibig sabihin, hindi naman talaga siya ginawa para sa camera or gaming side. Kung kaya niya magbigay ng mga decent performance sa dalawang part na yun, eh mas maganda. And para sa akin, okay na yung kanyang camera para sa kanyang presyo or pagdating sa klase ng phone na kung ano siya. Now, usapang presyo naman tayo kapare ko eh. As of recording this video, walang malinaw na pressure about sa Doji S Mini. Pero yung nakita ko before is around 8,000 to 10,000 pesos or mas mababa pa dito. Ito ay hindi official price as of recording this video dahil nag-down yung website nila. Pero based doon sa mga nakita kong information before, nasa 8,000 to 10,000 pesos to. Kaya i-take note nyo yan. Ngayon, ang tanong, para kanino nga ba talaga itong phone na to? Kung ikaw yung tipo ng tao na mahilig lumabas-labas, mahilig mag-trail, mahilig mag-motor, mahilig mag-bike, or kailangan mo ng secondary phone, or kaya kinakailangan ng anak mo ng cellphone at alam mong clumsy siya, at baka mahulog niya yung cellphone na yun para hindi agad masira, eh itong phone na to yung para sa inyo. Basta in terms of activities, papasok lagi ang mga rugged phone. Kaya, yeah, kung mahilig ka sa activities, para sa itong phone na to. Pero kung hindi ganun yung hanap mo sa phone, like need mo ng gaming phone or ng camera phone, hindi talaga para sa itong phone na to usually kapare ko, dahil hindi naman siya ginawa para dun sa part na yun. Pero siyang performance na kayang maglaro, kayang lumaban, kayang magbigay ng magandang performance sa gaming, pero hindi talaga siya build dun. So kung bibili ka nito, eh masasayang lang din yung pera mo or ma-disappoint ka lang sa bandang uli. Anyway, dito ko na tatapusin yung video. If gusto nyo gawin natin to ng mas detailed game review, eh i-comment nyo dyan sa ibaba or paabutin nyo tong video na to ng 500 likes. So kung meron kayong opinion about sa video na to or kung meron kayong gustong isuggest, i-comment nyo dyan sa ibaba at pag-uusapan natin yan. Anyway, yun lang. Peace.